mga bossing, yung napulot nating pintuan ng sliding you know, freezer. Pure na salamin ito at matibay. So itong gagawin natin, pinaka parang glass window niya dito na papasukan ng araw. So discarte lang ang kailangan. So ganun lang talaga, tsaga-tsaga lang kung nais nating makagawa ng isang bagay. So ayan, na-cook na natin yung paglalagyan ng another glass. Dude, and then after that, ipupush pa taas. Bigat! Talagang hindi maiwasan yung back natin dito, yung likod. At ito ngayon ang ating nayari ngayong araw na ito, back sa ating greenhouse. Nalagyan na natin ang bubong. Ayan, ito yung ating mga napulot na mga salamin, mga pintuan ng freezer, tapos yung mga pintuan ng mga itinapon nila, yung mga door, mga glass door na itinapon nila na napulot natin. Katulad tong isa na ito, katulad nyan, yan ay sliding. So hindi ko pa isasarayan kasi may ginagawa pa ako, sinisil ko pa yung itaas. Pero so far, ang bubong ay nayari na natin ngayon. Yan, nakikita nyo na ang salamin sa bubong natin. At pero itong ating ditong ibaba ay hindi pa. Nakita nyo, yan yung dating garden na may mga tanim dyan ng mga sili. At tingnan natin kung ubra nga ba at may leak. Pero ito ngayon yung ating lupa ngayon. Tuyo dito. So ito tuyo. So ibig sabihin walang problema at yun ay basa, mayroong leak kasi naku-open yung ating door, yung ating so eto na mga bossing ang ating update na yung umuulan at tinitingnan natin ngayon kung gaano ang pagkakasil natin sa ating mga glass window maging sa door natin. So far naman ay wala akong nakikitang leak. So natutuwa talaga ako dito sa pintuan nitong sliding door freezer nito. Ayan pa yung hawakan. Nagkaroon siya ng design parang dome style. Ayan ang gilid. At dalawa kasi yung sliding door na yan na nakuha ko dito sa side. Kaya kung pansin ninyo, ayan, nilagyan ko na lang siya ng kahoy. Ayan, pinormahan ko na lang yung side niya ng kahoy para magandang tingnan. So, yun, nilagari ko yan. And kung makikita nyo, para ganun din yung sa side na yan. Kung makikita nyo, ayan. Yan ang kupapano natin ginawa yan. Lagyan natin ng kahoy at linagyan na lang natin ng screw. Ganon din yung sa side na yan. Yung dito sa side na to ay wala kasing yung other side ay wala kasing ganito. Ayan. Kaya ang nilagay na lang natin ay nilagyan na lang natin ng kahoy na ganon. Kasi anyway, bintana naman ang ilalagay na lang natin ang other. Another design na lang yan. So, wala kasi siyang kakapitan. Kaya, binagyan na lang natin ang kahoy na ganyan. Which, so, ito na yung update natin ngayon. Talagang kahit na umuulan ay tinitira natin kasi para talaga yung mga halaman natin ay mailipat na natin dito. Ayun na, pinanday-panday na natin dito. Ito na yung mga napulot natin ng mga salamin. Mga bintana itinapon ng ating mga kapitbahay. And ginagawa na lang natin ng diskarte pati mga kahoy, lahat. Ayan. Doon sa taas nakita niyo naman yung ating bubong, pero pagagandahin natin 'yan. Makita niyo mga bossing, pag nangyari 'yan ay siguradong maganda 'yan. Pag napinturahan niya, nalagyan natin ng moldings, 'yan. Makikita niyo ang pagkakaiba pag nangyari na natin 'yan. So ngayon talagang tira tayo.
At kahit na umuulan, malamig, banat tayo dahil nga kasi kinakailangan matapos natin itong project natin. So ito pa yung ibang mga napulot nating mga ano, mga bintana na tinapon ng ating mga kapitbahay. So gagawin natin dito sa ating project na yan, dito sa ating extension. Banatan na natin to, yariin na natin. So nilagyan na rin natin siya ng special na alulud. Ayan, dun sa taas. So na napulot din natin. Kalaking baboy, oh. Libre din yan. Kaya talagang bastante tayo ngayon sa ating mga ginagamit dyan kasi lahat naman ay libre. So pansinin nyo to, itong mga bossing, oh. Ito yung nakita nyo yung dati na nandito nakalagay. Meron tayong garden bed dito na pinanggalingan itong mga to na nilipat natin. So ayan na yan. Ayan mga bossing, unti-unti na nating naitatago yung mga pinagputulan natin. Malaking nagagawa talaga ng mga moldings. Kaya kayo pag kayo gagawa ng project ay moldings ang kailangan. Katulad niyan, oh. Nalagyan na natin ng moldings. Ayan, ito another molding yan. Naitatago natin yung mga scrap na wood natin na pinagputulan katulad niyan. Ayan, nakikita niyo yan yung mga ang pangit tingnan. Ayan, na mga pinagputulan na kahoy, kung titingnan nyo ay dugtong-dugtong. Ayan mga bossing, oh, dugtong-dugtong yan. Pero pag nilagyan natin ng moldings yan, katulad nitong isa na ito, ayan, oh. So itong nakatayo na ito, ilalagay din natin yan. So pag inilagay na natin dito at tinakpan na natin itong mga pinagputulan yan, magiging maganda ng tingnan. Katulad yan dyan sa taas, kung makikita ninyo, ayan ay yung mga kahoy na yan dyan sa taas, pangit pantingnan yan. Pero pag nilagyan na natin ng pasya yan, katulad ng ganito, maganda na siyang tingnan. So yan ang salamin. Kaya bastante tayo ngayon sa ating sikat ng araw. At bandayan niya mga bossing yung ililipat pa natin ng mga halaman galing sa garden. Samantalang iba talaga doon ay talagang grabe, nangangamatay na. So, ito na mga bossing, ginawa natin planter boxes dito, yung raised garden bed natin. Pasya para at least makover natin yan. And then after that, ay ayos na. Meron na tayong gutter. Yan na ang magsisilbing gutter. So, nakaabang naman na yung pamamakuan natin. Ito katulad niyan, dudugtong. Kasi ay hindi nga pantay yung ano natin dito dahil nga kasi puro improvise lang ito. Puro scrap lang to, kaya ang ginawa natin ay ginawa lang natin ang paraan. Kaya nakita niyo yan, yan ang pinakaalulod natin. Kahoy yan, pero sabi ko nga sa inyo, lalagyan natin ng asphalt coating yan and then parang rubberized na kakapit dyan sa kahoy natin at hindi na mabubulok yung kahoy natin. Sa side na yan, yun ang gagamitin natin yan. Maglagay tayo ng coke dyan para at least ay hindi mag-splash man ng tubig ay hindi papasukan ng tubig yung side na to. Maulanan man siya dyan, ay wala na tayong problema. Hindi na. So, ito na mga bossing, yung itsura ng ating greenhouse ngayon. At ngayong araw na ito ay pipinturahan natin ngayon ito. Ito na yung after mga bossing ng ating pininturahan ang ating greenhouse. Kung mapapansin ninyo, ayun, nandoon yung ating mga halaman na sa loob, sitting pretty na sila at maligayo na sila samantalang napakalamig dito sa labas.
ay nandoon sila sa loob. So, ito yung project natin mga bossing ngayong araw na ito na ginawa, pininturahan natin yung ating greenhouse ngayon. At salamat naman, bago lumamig ay natapos na.